At kaya naman, huwag na nating patagalin kung sino ang ating hahambalusin ng mga tanong. Yayakapin. Lalambingin. At mga tanong ngayong hapon, siya na kaya? Siya na nga ba talaga? Panoorin po natin ito. OFW Party-list Representative Roy Amba Señeres Sr., dekada 70 pa lamang, naglilingkod na sa pamahalaan. Nagsilbing hearing officer, labor arbiter at assistant regional director ng Department of Labor and Employment mula 1972 hanggang 1984. Bago naging mambabatas, naging labor attaché sa Washington, D.C. at itinalaga rin siyang ambassador ng Pilipinas sa United Arab Emirates. Isa rin sa ahensyang pinamunuan ni Señeres ang National Labor Relations Commission. Congressman Roy Amba Señeres Sr., tumatakbo bilang Pangulo. Ikaw na ba para sa pamilyang Pilipino? At para sa ikatlong pagtatanghal ng Ikaw na ba, let's all welcome Presidential Candidate Roy Señeres. Good afternoon, sir. Magandang hapon po. Karen. Good afternoon, Vic, Jerry, and Anthony. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Mm-hmm. At kayo ho, well, ika nga, kagaya nung intro namin kanina, Commander-in-Chief, kayo ho ang lahat, Head of State, ito ho'y tungkulin na mukhang sa balikat ninyo yung maiatang if and when kayo ho ang maluklok, Mr. Amba. Opo, nakalagay po sa saligang batas yan eh. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. Mm. Its role is to secure the sovereignty of the state and the integrity of its national territory. And who is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Mm-hmm. Is the President of the Philippines himself. And so therefore, he should always be conscious of his role as the protector of the people. Mm. And when you say protector of the people, kasama na yung mga nabibiktima dyan, ang mga laglag bala sa airport, dapat pinoprotektahan ng Pangulo yan. Bago po tayo tuloy ang pumalaot, kapamilya, tayo po ay sabay ang natutunghayan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio, at meron din po tayong free live video streaming sa dzmm.com.ph, kaya kahit saan po kayong lupalop ng mundo naroon, basta meron po kayong internet, pwede po ninyong mapakinggan ang pagsasampapawid na ito. At hindi lang pakikinig, hindi lang panonood, pwede rin kayong makibahagi sa ating talakayan, sa ating mga kababayan, saan man dako ng mundo kayo naroon. Pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa DZMM2366. Pwede rin pong mag-post sa Facebook o kaya sa Twitter account ng DZMM Teleradio gamit ang hashtag na DZMM Tele Ikaw Na Ba. At siyempre, siguro ito'y tanong naming apat din, Mr. Ambassador Roy Señeres, na marami rin na nagtatanong sa kabila ho ng napakaraming mabibigat na pangalan na inyong makakatunggali. Ano ho ang nagtulak sa inyo? What made you decide na kayo ho'y makipagsapalaran sa 2016? Ang nagtulak sa akin yung aking plataforma. Mm. Kasi pinagmasdan ko itong mga presidential balls at ako'y nakikinig sa kanilang mga press statements, sa mga interview nila ni isa sa kanila ay hindi binabanggit yung problema ng kontraktualisasyon. Ang kontraktualisasyon ay bumibiktima ng 15 million of our fellow workers in this country. Ang sabi nga ng TUCP, 20 million yan. Pero ako, conservative estimate, 15 million lamang. Bakit po ako ay concerned dito sa mga contractuals? Dahil lang sa saligang batas po eh. Sinasabi sa ating saligang batas that every worker in this country must have security of tenure. Sa ating sariling wika, bawat manggagawa sa bansang ito ay dapat may katatagan sa trabaho. Napakaliwanag yan. Eh bakit every 5 months tinatanggal ang ating mga kapwa manggagawa dyan sa mga giant malls, sa mga chain restaurants, and they are all over the country. Mm-hmm. Kapag nalilay off yan after 5 months, what happens to them? The penniless for 5 months, they walang trabaho. What about their children? Tigil sa pag-aaral. Yung kanilang mga aging parents ay pambili lang ng Diamicron o Panadol na para sa mga parents nila, wala silang pambili dahil walang trabaho for 5 months eh. At saka hindi rin sila nakaka-apply ng housing sa Pag-ibig because they are not members of the Pag-ibig. Mm-hmm. Manghihirap sila sa bangko na kahit na 5,000,
eh, wala silang credit standing dahil ang kanilang trabaho ay 555 o endo o contractual. And this is against the Constitution, this is against the law. When I say the law, it's the labor code. Article 280 of the labor code says that when the kind of job that you do for your employer is necessary to his business, then you have to be considered as regular and may not be terminated from work unless there is a just or authorized cause. Contracts to the contrary, notwithstanding ang sabi ng batas, kahit na isang truck pang kontrata ang pinirmahan nyo dyan, eh, that is null and void from the very beginning because it violates the Constitution. Aside from the Constitution and the law, meron pa mga Supreme Court jurisprudence. Anong sinasabi ng Korte Suprema in the case of Cielo versus NLRC? Contractualization is a deceitful agreement. It is a deceitful agreement. Sa sariling wika, ang contractualization daw ay isang mapanlinlang na kasunduan na ginagamit ng mga employers sa bansang ito para kumamal ng mga kita na dapat hindi naman nila sinosolo lamang. Binabahagi nila sa kanilang mga manggagawa. Pero ano, Congressman, nandiyan na ang batas na yan. Malinaw na maraming kumpanya hindi po sinusunod ito. Hindi ba ang kailangan lang dito abogado magsampa ng kaso hanggang umakyat ito sa Korte Suprema at ang Korte Suprema ang magdidesisyon at mag-uutos? Kasi yung batas na yan, andyan na. Ang problema, hindi sinusunod. Meron na po mga Supreme Court cases. Yung isang nabanggit ko nga kanina ay itong Cielo versus NLRC. Meron pang isa. Itong case na Magsalin and Coca-Cola Bottlers versus the National Organization of Working Men. Ano ang sinasabi dyan? In effect, sinabi ng Korte Suprema dyan na contractualization is the very reason why the gap between the rich and the poor in this country continues so, to widen. So kapag nanalo kayong Pangulo, anong gagawin niyo, sir? To be more responsive to your question, oo, Karen. E nandiyan na yung batas laban. Sasampa tayo ng kaso, ang lalakas ng ating mga kalaban. Eh, at tapos dadaan pa yan sa labor arbiter, sa commission, sa Court of Appeals, hanggang Korte Suprema. Eh meron na nga mga jurisprudence dyan. What is necessary is for the president to issue an executive order directing the Department of Labor, the ILG, para utusan yung mga mayor na ipatupad ang batas. Executive order lamang. To the effect na, whereas, alam, meron na nga akong na-prepare na executive order eh. Meron na. Na dated July 1, ha? Ibig niyo sabihin, Ambassador, sa lahat ng mga naging presidente, wala man lang nag-attempt na gawin yan? Wala po kasi, alam niyo po, kapag ikay kumakandidat pagkapangulo, o senador, o vice president, eh saan ho kayo kumukuha ng inyong mga campaign funds? Saan ho kayo nanghihiram ng mga helicopter at saka aircraft, jets. In all modesty, when I was chairman of the NLRC, I never fraternized with these people, kahit ng mga lawyers nila. Iimbitahin ako niya sa mga anniversary ng mga law firms nila. Hindi ako nagpupunta dyan. Nung tumakbo ako as party list congressman of the OFW Family Party-list, kilala nila ako as chairman of the NLRC, but I never approached them even sino for a single ba, sir, cent. Ang ano, sino ang biggest contractor? Ano ba yung tamang para diretso yun natin. Sino ba ang pinakamalaking kumpanya dito? Yun. Na nagbabayad sa contractualization. SM ni Henry C. Jan Gokong West Robinson. Don Jaime Sobel de Ayala ng mga Ayala Malls. Yung Lucio Lauco ng Pure Gold. Yung Lucio Tan. Eh, nandiyan yan sa mga world's list of the world, ano, the richest, yan sa Forbes. Sa Forbes, ha? Oh. Eh, habang sila ay nagdadamihan na ng mga condominium, nagkaroon na sila ng mga airlines, itong mga manggagawa nila, remember, they are 15 million times their families, ang dami-dami nito. Walang housing, kaya karamihan dyan nasa sa squatters, walang pangtusto sa pag-aaral ng mga anak nila. Kaya, bakit nagkakaganito? The protector of the people, lawless than the president himself, should take a look at this problem and act on it immediately. Eh bakit hindi ginagawa? Dahil nga sa beholden. Utang na loob. May pagkakataon na ho ba sa nakaraan, kayo humawak na rin ang posisyon sa gobyerno, na yan i-present ninyo sa nakaupong Pangulo, Congressman?
Ay, alam niyo po, itong pangulo natin, bagamat ako ang representante ng OFWs all over the world, sa mga biyahe nito, hindi mo lang ako naiimbita eh. Tatampo ba kayo? Hindi naman, kasi ayaw ko naman talaga bumiyahe. Wala pa na kung bumiyahe. Nagkaka-craps ako dyan sa long okay. long travels. Pero sana man lang, yung mga, kung inimbita niya ako para dumagaw dyan sa mga job sites, sasama talaga ako. In other words, I had no chance to dialogue with his president himself. In all of his six zonas, as a matter of fact, hindi mo lang yan nababanggit. Ang sacrifice, heroism, na major contribution of the OFWs to our economy.